30, Verdugo. Oo. Oh. Tingnan nyo naman, ang linis-linis niya na noon nakaraan. Oh. Poste by poste, dapat lang talaga sa kanila mabugbog nung nahuli sila ng ating ano, mga kababayan dito or yung mga tao dito, no? Oh. Kanto by kanto, nilagyan nila ng mga bandal nila. Kita nyo to, di ba? Salute sa mga tao or sa mga kagaya nila, oh, na nagpapaganda or tumutulong sa kooperasyon dito sa Maynila para masaayos ang Maynila. Ayun, oh. Di ba? They are exerting their time kahit na gabi para lang mapaganda or pinturahan ang ating mga poste para mapaganda, para matulungan natin ang ating mayor na sa adikain niyang malinis at to be vibrant again ang Maynila. Ilang araw or ilang gabi tayo nakakapag-vlog dito dati na madilim. Pero tignan nyo naman ngayon. Ito yung nakaraang video natin ni Mayors ko natin. Na nag-live siya, nasabay-sabay siya, hindi niya ilaw na yan. Ngayon, titignan natin ngayon yung sidewalk ng Kalaw. Kasi kung nagagawa nila matulog doon kasi gabi, hindi sila pansinin. Titingnan natin sa ganitong panahon na may ilaw at maliwanag kung nagagawa pa ba nila matulog doon sa sidewalk. Sabi nga ng ating Mayor, hindi ho reason ang pagiging mahirap para maging mahirap ka forever. Mayor, kung ika-classify nyo sa kategory ang mga tindera or vendors dun sa Divisoria, gaano ho ba sila kahirap? What is up guys? So for today's video, mag-iikot tayo ngayon ng gabi dito sa Maynila. So titingnan natin ang kaganapan dito sa mga lansangan ng Maynila. Ngayong gabi at papalapit ng Pasko, no? Time check nga lang pala, it is already 11:30 na ng gabi, no? So titingnan natin. Pupunta natin yung mga lugar na kung saan na-report. May mga bandal na naman, dinumihan na naman ng mga panday-sining. Titingnan natin, bali reported nga pala yung mga nakapag-bandal dun eh. Nasa kustodiya na ng ating kapulisan dito sa Maynila. At pagkatapos natin puntahan yung pupunta rin tayo guys sa Kalaw. Kakamustahin natin yung totoong lagay ng hotel doon sa Kalaw, no? So actually guys, hindi talaga literal na hotel yung tinutukoy ko, no? Kundi yung sidewalk doon na tinutulugan ng ating mga kababayan na wala silang bahay, no? So technically doon no, talaga sila sa sidewalk sa kahabaan ng Kalaw Street natutulog, no? So bago natin umpisahan tong video na to guys, gusto kong malaman kung anong oras at kung nasaan kayo habang pinanonood yung inyong Nico da Sika J channel, no? Kasi bakit gusto kong malaman? Eh nakakatabaho ng puso ko dahil itong pinaggagawa kong video dito sa Maynila ay nakakarating kung nasaan bansa man kayo mga mami at mga sir at sa mga kadya channel ko dyan, no? So but before this video really start, please hit like, comment, and subscribe at umpisa na natin tong video na to guys in 3, 2, 1. What is up guys? So nandito na nga tayo. No, pupunta muna tayo na Avenida din dito sa kahabaan ng ano, Rizal Avenue mga kadya channel ko, no? Yan. Para nga pala sa mga nakapanood sa akin last video ko about sa puting van, eh pinabulaan na po ng ating mayor na si Mayor Sco Moreno. Tama ba yung word ko, pinabulaan? Pinatotohanan na po ng ating Mayor Sco Moreno na hindi ho totoo ang kumakalat na mga videos, kundi prank lang nga ho yun, no? Para naman sa mga gumagawa ng video na yun, no? Eh hindi ho nakakatulong sa ating komunidad ng mga ganun video. Maaring sa inyo nakikita nyo nakakatuwa, pero katulad ko na millennial hindi rin naman mo na sa akin nakakatuwa yun mo napanood ko, lalo na yung talagang hinatak yung bata sa loob ng van, no? Yan, and dito tayo, ito yung way na pupunta ng SM San Lazaro, no? Ilan araw din tayong nawala kasi nagbababagyo dito sa Maynila, no? Dito ho dumaan ang bagyong Tisoy mga kajay channel ko sa mga subscribers ko dyan. And ngayon lang ho gumanda ang panahon. Kahapon ho at nung isang araw medyo masama na ho ang panahon dito sa Maynila. Talagang napakahangin ho. And lahat ng pasok ay kansilado ho. Yan. So time check nga pala, mali pala yung oras natin kanina, no? Ngayon pa lang naga 11:30 at ilang minuto na rin na nakalipas na bago ako lumabas ng bahay. Rizal Avenue guys. And as you can see, talagang napakalinis ng mga sidewalks natin dito, di ba? So, talagang dito mapapatunayan na hindi lang sa una ang ating mayor or yung ating mga tagapaglinis dito sa kalsada, no? And magtitingin-tingin tayo dito. Ba si Lolo walang helmet ah. Parang matigas ulo ni Lolo ah. Oh. Pag red na, titigil na. Mga truck pa naman kayo eh. Ay guys, ito yung papunta ng Tayuman. At kung makikita nyo nang mabuti yung daanan, ang linis. Diba? Nakikita nyo yung mga poste ng LRT na yan. Sa Avenida, i-check natin. Meron tayong video doon, di ba? Pinakita ko talaga nililinis na nila yung mga poste ng LRT doon. Ngayon, dinumihan ng panday-sining na naman at titignan natin. Alam ko naman nakita nyo na.
Pero titignan natin ngayon sa araw na to kung nililinis na nga ba or kung nadagdagan pa nga ba yung mga vandalism doon. By the way, sa lahat nga pala naman nag-subscribe sa akin doon sa previous video natin, eh maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa subscription nyo sa channel ko, no? Para nga pala sa mga bago dyan, my name is John Jericho Jacob po, no? 22 years old, living here in Tondo, Manila. Yan, alam ko marami sa inyo na hindi pa gaano ako kakilala. And para naman no sa kakilala na talaga ako noon pa at sa mga pioneer subscribers ko dyan, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood dito sa channel ko, no? At ano nga ba ang good news dito sa Maynila? The good news is magpapasko na. And yeah, ano ba ang bago doon sa Pasko? Yeah, magpapasko ho ang mga taga Maynila or ang Manilenyo. Magpapasko kami na merong maayos na lugar, malinis na lugar at magandang lugar. Na matatawag yung City of Lights na talaga ngayon, no? Kirikada Street na, guys. Noon kasi, when you say Pasko dito sa Maynila, ramdam nyo, pero hindi sa mga lansangan ng Maynila, kundi sa Divisoria, dahil sa napakadaming traffic, napakadaming vendors, na which is ayun yung dinadayo ng ating mga kababayan para bumili ng mga damit, paninda, na pwede nilang ipangregalo sa mga inaanak or so, kanino man sa darating na Pasko. Guys, we're going to Bangbanga, pero look at this road. Wow, napakalinis. Salute sa nakakasakop dito sa barangay officials and sa mga garbage collectors natin dito sa Maynila para sa maaga nilang pagkolekta ng mga basura natin, no? And utos ng ating mayor yun, para nga naman hindi na kumalat ang mga ano dito, basura, no? Oo, di ba? Nakakatuwa, guys, dahil sa panahon ngayon, kapag tinanong ka kung tagasan ka, taga Maynila, medyo naiiba na yung assumptions na, ah, taga Maynila, to madumi ang Maynila, masikip ang Maynila. Nakakatakot sa Maynila, especially sa Tondo. Ngayon, pag sinabi mong Maynila, ah, taga Maynila po ako, ah, kay Mayor Isko, o, diba? Having that assumptions to our place, nakakatuwa mga ka-J channel ko. And I am proud now, nawa, kasi dati talaga mga ka-J channel, aminin natin sa mga sarili natin na kapag sinabing Maynila or Tondo, pinangingilagan. Diba? Aminin niya sa mga sarili nyo. Comment down below kung ano yung mga naging experience nyo habang sinasabi nyo or nalalaman ng iba na laki kang Tondo, laki kang Maynila. Okay, guys, abinida na tayo at kung makikita nyo, may truck dito ng tubig, no? Oh, kita nyo to, guys? Oh, Duterte, Verdugo. Oh. Tingnan nyo naman, ang linis-linis niya na noon nakaraan. Oh. Poste by poste, dapat lang talaga sa kanila mabugbog nung nahuli sila ng ating ano, mga kababayan dito or yung mga tao dito, no? Oh. Kanto by kanto, nilagyan nila ng mga bandal nila. And yet, tinatawag nilang sining yan. Sining ba yan? Sabihin nyo nga saan yung lugar nyo na malagyan namin ang sining namin, no? Oh, kita nyo to, diba? Salute sa mga tao or sa mga kagaya nila, oh, na nagpapaganda or tumutulong sa kooperasyon dito sa Maynila para masaayos ang Maynila. Ayan, oh. Diba? They are exerting their time kahit na gabi para lang mapaganda or pinturahan ang ating mga poste para mapaganda, para matulungan natin ang ating mayor na sa adikain niyang malinis at to be vibrant again ang Maynila. And yet may mga tao kagaya ng mga panday sining na yan na nagagawa ang dumihan, magkano ba ang bayad sa kanila? 500? 1,000? Para gawin yan? Oh my God, come on, guys. Okay, paliko na tayo dito, no? Ronquillo, Santa Cruz na to paglabas, guys. Ito yung ikutan ng jeep. Titingnan natin kung ano nga bang meron dito. I don't think so, guys, ha? Pero comment down below. Sa tingin ko, Panday Sining is one of the branches ng kamay or galamay ng ating previous administration dito sa Maynila para magbaboy ng ganyan, no? Oh, Santa Cruz Church, guys. And as you can see, walang tambay na bata or wala man lang nagsosolvent. Ayan, oh. Oh. Mga nagpapahinga, mga nagpa-practice sumayaw. Pero look at the sides, guys. Oh, ban na puti. Pero with family naman. Oh. Look how peacefully the Manila now. Talagang napakaluwag. Oh, may basura. Hindi ko na may tatago sa inyo yan, no? Escolta Santa Cruz. Wow, ang ganda ng mga building, ha? May ilaw na. Oh,
Okay, ito yung side na kung saan ito yung post office natin. At ayun yung Vibrantly. Vibrantly, may ganun bang word? Ayun yung napakaliwanag nating ano, Jones Bridge, mga ka-G-Channel. Wow, tingnan nyo naman, look at the reflections in the water, guys. Ang ganda, diba? As a photographer, pag nakakita ka ng ganyan, parang ang sarap tumigil, tas mag-shot ka na mag-shot, diba? Pero itong lugar na to, itong tulay na to na dinaanan natin, madilim. Pero sabi ng ating mayor, up next na to sa mga project plans niya, which is parang napakaganda talaga, no? Kaabang-abang. Ito yung dating marami rin tindahan, eh. Ito yung pilahan ng mga UB Express na bawal, yung mga koloro. May natutulog pa rin naman, eh, no? Bawal yun, eh. Pero hindi natin sila talaga mapipigilan sa pagtulog nila. Manila Post Office, guys. Punta tayo, Kalao. Update nga pala sa fountain dito sa harapan ng Kartilya ng Katipunan natin. No, malapit na matapos, guys. At look how beautiful the Kartilya now. Manila City Hall, guys. Ang ganda, ang liwanag. Kung magdadala kayo ng bisita rito or kung magpapapunta kayo ng mga tao na taga-ibang lunsod, talagang mapapawaw sila sa lugar natin ngayon, eh. Hindi ito yung pag nagpupunta ka ng bisita mo, nasabi mo, hindi, ganyan talaga yung mayor namin dito. Walang pakilang, walang ganyan-ganyan. Ngayon, eh, talagang ipagtatanggol mo yung mayor natin. Kasi tignan mo naman kung ano yung effort na ginagawa niya para sa Maynila. Para sa atin, mga J-Channel, kanino pa ba, diba? May ilaw na to, guys. Ilang araw or ilang gabi tayo nakakapag-vlog dito dati na madilim. Pero tignan nyo naman ngayon. Ito yung nakaraang video natin ni Mayors ko natin. Na nag-live siya, nasabay-sabay sinindihan niyang ilaw na yan. The lamppost was two purpose. Isa sa road and isa sa sidewalk. Abo tayo, guys. Yellow light is for the warning for the red light. So abo tayo. Rizal Park, guys. And may mga vendors. Diba? Pero makikita nyo, linis, eh. Ngayon, titignan natin ngayon yung sidewalk ng Kalao. Kasi kung nagagawa nila matulog doon, kasi gabi, hindi sila pansinin, titignan natin sa ganitong panahon na may ilaw at maliwanag kung nagagawa pa ba nilang matulog doon sa sidewalk. Dito pa lang, may natutulog na. Nakakaawa man dahil matatanda. Nakakalungkot lang, guys, dahil sa mga panahon ngayon, kung kayo yung taong nandito sa Maynila, kaliwat kanan ho ang clearing operations dito. Mapaumaga, mapagabi. Ngayon lang kasi, guys, curfew hours na, masyado ng gabi kaya wala ang clearing operations na nangyayari or mga roving. Maliban sa akin, no, kasi nasa tamang channel kayo, no. Ako lang naman ho yung vlogger na nagba-Manila roving, no, sa gabi. Nakakalungkot lang dahil tinitake nila yung risk na matulog sa kalsada ng ganito sa kadahilanan ng kahirapan. Actually, guys, if they have a choice, hindi naman yan talaga dyan matutulog. Pero sabi nga ng ating mayor, hindi ho reason ng pagiging mahirap para maging mahirap ka forever. Always remember, guys, ang ating mayor ay galing lang din ho sa mahirap na pamilya. Diba? Actually, guys, dun sa interview niya sa FEU Talk, ang sabi ng isang estudyante dun, Mayor, kung ika-classify nyo sa category ang mga tindera or vendors dun sa Divisoria, gaano ho ba sila kahirap? Alam nyo, guys, isang matinding sagot lang
na simple ang narinig nung babae na nagtanong kay Mayor. Hindi sila mahirap. May mahirap bang nakaka-afford ng almost 700 per day? 300,000 per month? May mahirap bang ganon? Comment down below guys, o diba? By the way, nasa top na tayo, no? And kita nyo naman yung mga garbage collectors natin. No? Meron doon babae na umaalma na 20 years na daw siya doon, bakit siya napapaalisin? Ang sagot ng ating mayor, 20 years ka na pala dito, bakit hindi pa rin nagbabago buhay mo? Di nakasagot yung babae. Diba? Simple as that. You are given the time para maghanap buhay. Pero bakit pa nila pinipili na mag-stay sa ganun? Kasi dun sila komportable eh. That is their comfort zone, diba? Kung kumikita ka naman na itataguyod mo yung araw-araw mo, bakit ka aalis? Ayun yung mindset nila na itinatama ng ating mayor ngayon. Alam nyo ba sa mga kaday channel ko dyan ha? Para ho sa mga hindi nakakalam, dito ho ako lumaki sa may Paco. Actually, hindi naman lumaki. Siguro mga 3 to 7 years old ko, dito ho ako nakakatira sa may Paco. And then onwards noon, dito na ho ako sa Tondo lumaki. Itong lugar na to, sa kada dalaw namin dito, na itong may mga malay na ako, may kaisipan na rin ako, no? Maraming hold upan dito. Bakit kanyo? Itong lugar na to, there's a lot of universities here. Ayan, Paco, pupunta tayo dyan. Nandito na rin naman tayo sa may south, puntahan na natin yung Paco. There's a lot of universities here, and yet ang ating mga sidewalks dito napakadidilim. Ngayon lang muna ilawan yan. Ang sabi nga ng ating mayor, no, sa loob ng 10 years ba yun? 10 years or 20 years, ngayon na lang ulit na ilawan itong kahabaan ng Taft Avenue. And big things, para doon ha, kasi napakalaking bagay ho niyan. Kung mapapansin nyo sa mga luma natin vlogs, talaga napakadilim dito. Pag hinold up ka dito, wala kang matatakbuhang tulong guys. Kasi ganitong oras ha, 11:48. Pero yung daanan or yung sidewalks, wala ka na ho makikitang naglalakad dito. Kaya kapag hinold up ka, talagang ibibigay mo na lang yung gamit mo kung sino man yun ang hold up sa'yo, no? Philippine Women's University, guys. Para sa mga nag-aaral dyan at para sa mga mommies na nakapag-aral dyan, yan, shoutout sa inyo. And we are now going to Pedro Hill or Paco, Manila, guys. Kasi matagal-tagal na rin natin to bago ulit napuntahan. So, titingnan natin kung ano nga. Wow, dami pa naghihintay na pasahero, ah. Yan, sila siguro yung mga mga empleyado, guys. Wow. Talagang medyo rush hour pa sa ganitong lugar dito, no. Yan. By the way, guys, itong pinasukan natin, ah, ito. Dati ho, hindi na ho kayo makakapasok dito gaano. Jeep na lang talaga makakapasok dito kasi itong both lanes na to, actually one way lang to eh. Pero yan, parehas na lane na yan. Sarado ho ng mga vendors yan. No, pakita nyo naman ngayon, di ba? Ang luwag na. Hop, abot tayo. Lapit na tayo guys sa may Paco Market, which is kilala rin siya para sa overpopulated na vendors. Pero titingnan natin ha, kung anong itsura ngayon. Ang sarap ng ganitong gabi ka nagbablog, no? Yung gabi ka nag-iikot. Less traffic, less pollution, and cold wind. Cold wind. Eh, talaga naman malamig, guys. Lalo na nga itong kakatapos na ng bagyo, di ba? May mga natitira pa yung hanging habagat, no? Oh, Paco Market, guys. Oh. Tingnan yung sidewalks. Oh. Para sa mga nakakapanood sa akin dyan, no, na alam tong Paco Market, comment down below kung anong itsura nito nung dinatnan nyo noon or bago nyo iwanan tong Paco Market, no? Oh, ang luwag guys, nakakatuwa. Oh, may mga garbage collectors din dito. Di ba? Ganyan sila kaagap ngayon dito sa Maynila. Itong simbahan na to guys, kilala to as marami din vendor, kaliwat kanan. Paco Catholic Church to guys ha, pero tingnan nyo naman ngayon. Naabutan ko to sa panahon na literal may nagkakatay ng baboy dito sa harapan ng McDonald's na harap mismo ng simbahan ng Paco Catholic Church. Pero look at now guys, malinis. Wala nang vendor. Dati may, sa gabi, street foods yan. Sa umaga, mga damit. Sa gabi naman, literal na nagtatransform into a wet market as palengke guys. Ngayon nakaayos na sila, di ba?
Hey guys, dapat pauwi na tayo from Pedro Hill. Eh dahil sa mahal ko kayong mga ka-J channel ko at medyo unsatisfied pa ako sa pag-iikot natin. Ide-diretso na natin to doon sa may Vito Cruz kung saan nagaganap ang ating SEA Games dito sa Pilipinas, no? By the way nga pala, ang SEA Games, no? Sa mga magtatanong dyan, bakit dito ginaganap? Scattered ho or kalat-kalat ang mga events na pinagdadausan ng ating SEA Games dito sa Maynila or sa Pilipinas, no? Yan, by sports po yun, iba-iba. So, ide-diretso na natin to. Nandito na lang naman tayo sa may south. Yan, lubus-lubusin na natin. Wow guys, tingnan nyo itong Rizal Stadium, Rizal Memorial Stadium guys. Actually guys, i-share ko na rin sa inyo, no? Dati ho, nagsiswimming ako dyan and lumalaban din ako ng competitions dyan. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Ang liwanag, no? Talagang ngayon yung kulay na ng Maynila, ngayon yung mga yellow lights na yan. Dyan mo ginaganap ang ating sa ilang sports natin dito sa Maynila or sa Pilipinas, no? Ayan, Philippine Sports Commission. 38 Southeast Asian Games. Diba? Sa umaga, actually, meron yatang entrance dyan para makapanood ka ng mga gymnast. Yeah. Sa tingin ko dyan, ginaganap yung gymnast natin. And then, yung basketball naman sa may MOA Arena, guys. Which is Pasay na yon, sakop na ng Pasay. At kung makikita nyo, may mga pulis, guys. So, sarado yung mga daan dito kasi actually, mga delegates talaga or mga ibang lahi ang mga naglalaro din dito, no? Sana nabigyan ko na naman kayo ng short update sa mga nangyayari dito sa Maynila, mga ka-J channel, no? Meron tayong good news, meron tayong bad news. Ang good news ay nakita nyo naman kung gano'ng nakagaganda ang kalsada natin dito sa Maynila dahil kung makikita nyo ang buong kahabaan ng top at ang ilalim ng abenida ay patuloy na pinagaganda. And the bad news is yung mga babayan nating walang bahay patuloy na natutulog sa kahabaan ng street sa may kalaw at yun na yung mga vandalism dun sa abenida. Makikita nyo guys, poste-poste sa kabila ng pagpapaganda ng ating gobyerno sa kung ano ang meron tayo dito sa Maynila, may mga tao pa rin talagang nakukuha babuyin ang bagay na pilit na ipinagaganda ng isang tao na wala ng iba na si Mayor Isko Moreno. So hanggang dito na lang mga ka-J channel, itong maikli natin pagsasama ngayon dito sa Maynila. At sana nagustuhan nyo itong pag-iikot natin ngayon. Kita-kita ulit tayo mga ka-J channel sa susunod natin video. So this is John Jericho Jacob mga ka-J channel, your daily vlogger, signing out.